kung sa paningin po ng tao ang pagbabasihan. Wala tayong nakikita na yun po ay magkakaroon ng katuparan. Gayunpaman, mga kapatid, nawa isama natin sa prayer na ma-recover natin yung talagang sa atin. Na po. At gayunpaman, mga kapatid, ang pangako ng Diyos ay nananatili at ito ay nagkaroon na ng katuparan at patuloy pa rin itong natutupad. Ang pangako ng Diyos na may kinalaman po sa buhay sa mundong ito patungo sa kabila ay noon pa lamang nagsimula at ito po ay natupad na, no po, at patuloy pang tinutupad, ginaganap. Walang talo pagsasalita ng Diyos. Sa mundong ito na ating ginagalawan dahil mundong ito ay puno ng kasalanan, anumang mga issue na hindi naman masasabing talagang ito ay espiritual, ito'y geographical at ito rin, mga kapatid, ay historical issue ng ating mga bansa, lagi pong merong disappointment dahil nga po yan ay tao sa tao. Pero ang plano ng Diyos sa kabila nito, pag pinag-usapan, lalo na in terms of salvation, tiyak na hindi ito mabibigo. At ito'y tiyak na matutupad dahil nangyari na noon, no po, at natupad pa, no po, yung hula at patuloy pong napapangyari. Now, dito mga kapatid, yung pinag-aralan natin noong nakaraan, maliwanag na si Isaac ay larawan ng ating Panginoong Hesukristo na lalong naging mas malinaw pa pagdating po siyempre natin sa bagong tipan. Yung una doon, both were loved by their father. Na ganun din naman si Christ, mahal na mahal ng kanyang ama. Apo? At pareho si Christ at si Isaac, inoffer nila yung sarili nila. Apo? They offered themselves willingly. Makikita natin nyo na si Isaac wala pong kibo, walang imik. At kung paano si Jesus Christ din ay pinaghahagupit pero walang pagpapakita na siya po ay lumaban. Hanggang pinako sa krus, wala, hindi siya lumaban. Siya ay nagpasakop sa kalooban ng Ama ng buong buo, yung willingly. And then both carried wood up the hill of their sacrifice. Maging si Christ yung cross, na binitbit niya rin patungo doon sa taas ng burol. Both were sacrificed on the hill and both were delivered from death. Although si Isaac figuratively nabuhay maguli, hindi man siya nakaranas ng literal na death, but figuratively nakaranas siya noon kung papaanong siya, mga kapatid, ay pinahintulot ng Diyos o tinest ng Diyos na mai-offered. So, in the spiritual sense ng offering, naroon po, bagamat hindi po ito literal na nangyari, but figuratively. At the same time, mga kapatid, na both were delivered from death, and also God confirms His promise to Abraham in the light of his faith. Na po. So, again, dito makikita natin yung renewal at ratification ng blessing ng Diyos kay Abraham ay ipinahayag dito. Kung saan siya po ay naroon yung banal na pagkilala na bilang siya'y mga kabilang dun sa ninuno ng pananampalataya. Na ito po ay yung blessing na ito ay mauna nang binanggit sa kanya. At ito ay lalong pinagtibay. Dito rin natin makikita sa pagsunod ni Abraham, lalo po ang Diyos ay nalugod sa kanya. Po, yan po yung makikita natin. Pero, hango dito sa verses 15 up to verse 18 ng chapter 22. Po, halos lamang yan, ito'y katatapos ng offering na yan. Ano ang makikita natin dito? Yung gaya ng sinabi ko kanina, kinonfirm ng Diyos yung kanyang promise, covenant promise kay Abraham, na po, sa pamamagitan din po ng kanyang pag-aalay ng kanyang anak.
So ano ngayon ang makikita natin dito? Na po, ang topic na pag-uusapan natin, verses 15 to 18, ay yung gospel is a covenant blessing. Alam nyo ba yung gospel noon pa lamang, ito po yung pinaka-substance ng covenant. Po, wag nyo wawaglitin yan sa inyong isip. Kaya po nagkaroon ng katuparan yung covenant, mga kapatid. Dahil nandun na yung blessing. Ay, nandun na po yung gospel, I mean. Po, walang kwenta po yung covenant kung wala po yung gospel. Kasi yung gospel nandun eh. At ito po ay yung tinatawag na covenant blessing, yung gospel mismo. Okay. So, yung covenant promise of blessing to Abraham is in itself gospel yon, mga kapatid. At ito ay nagkaroon ng kalubusan at katuparan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya yung pangako ng Diyos kay Abraham na siya po ay pararamihin at kasama rin doon yung kaligtasan, syempre, yun na mismo yung gospel na dumating sa kanila. Now, dito, makikita natin, na po, from verse 15, kung saan siya po ay tinawag ng anghel, the angel of the Lord mula sa langit ay muling tinawag ng anghel ng Panginoon si Abraham. At sinabi niya, sumumpa ako sa aking sarili, wika ng Panginoon, sapagkat ginawa mo ito at hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak. Di ba? Yan po yung maganda. Una, makikita natin dito, mga kapatid, the Lord of the Covenant. Alam niyo po, yung gospel mismo ay covenant blessing yan eh. Tapo, yan yung gospel. Yan yung essence po ng gospel. Yan po ay pakikipagtipan ng Diyos. So, makikita natin, ang Diyos, siya mismo yung nakipagtipan kay Abraham at yun na yung gospel doon. Kaya hanggang ngayon, mga kapatid, yung gospel sa atin dumating, eh yun po yung tipan ng Diyos. Yan po yung makikita natin. And then second, makikita natin from verse 17 hanggang doon sa 18, yung blessing of covenant promise ay kung ano yun, makikita natin dito. Blessing, I will bless you, verse 17. And then multiplication of seed. Yan lang naman yung makikita natin dyan. So the angel of the Lord, again, verse 15, called Abraham a second time out of heaven. So dito mga kapatid, prevented Abraham to slay his son. Opo, dahil hindi po nais ng Panginoon, bagamat siya ang may-ari ng buhay, may kapangyarihang kumuha nito at magbigay ng buhay, subalit hindi niya ninanais yung human sacrifice. Kasi yun po ay gawain lamang ng mga pagan. At ang Diyos ay hindi sa ganong paraan na lulugod. Dahil ang buhay ng tao ay lahat makasalanan, paano siyang malulugod sa sacrifice ng buhay ng tao? Dahil hindi yun acceptable sa kanyang harapan. Dahil lahat ng tao ay makasalanan except the Lord Jesus Christ when He became man. Now, also mga kapatid, so the sacrifice was prevented by the angel of the Lord. Now, yung angel of the Lord dito ay walang iba kung hindi the Lord Himself. Who is identical with the Lord Himself? Yung angel of the Lord. The Lord, kung bakit po angel of the Lord dito mga kapatid, ito'y isang that time ay nagkatawang o parang isang tao kasi po yung nakikipag-usap kay Abraham, tatlong angel yon pero may katawang tao. Kung paano natin ipapaliwanag yon kasi yung mga panauhin kay Abraham noon, tatlo. Yung isa doon, angel of the Lord. Yung angel of the Lord, mga kapatid, ay in-identify po ng Biblia dito bilang angel. Panginoon mismo. Tingnan nyo, verse 16. Po, nasa 15 tayo ngayon, then verse 16. At sinabi niya, sumusumpa ako. Yung niya rito, yun yung anghel ng Panginoon. And then sinabi niya, sumusumpa ako sa aking sarili, wika ng Panginoon. Maliwanag? So yung angel of the Lord doon na nagpapakita kay Abraham, ito na po yung pasimula ng pagpapakita mismo ng Panginoon. At itong Panginoon na ito, ito po yung nagko-communicate po sa tao.
at the same time sa Diyos. At ito po ay mga kapatid, maliwanag na ikalawang persona. Mamaya makikita pa rin natin yan. So, ibig sabihin, yung pasimula ng pagpapahayag ng mensahe ng Diyos tungkol po sa kaligtasan, naroon na kay Abraham sa pamamagitan nitong angel of the Lord na ito. Nako, itong Lord na ito, sapagkat ginawa mo ito, yan pa yung sinabi niya, sumusumpa ako sa aking sarili. Yan muna yung paliwanag natin. Next, the Lord promise, nako, came with an oath. May oath. Nako, yung oath na yan, mga kapatid, ito po ay pagbibigay diin. Nako, by myself, I have sworn, says the Lord. As the Lord commend Abraham's obedience, nako, at dahil doon sa pagsunod na yon, nalugod lalo ang Diyos sa kanya. At ang sabi niya, ganito, sapagkat hindi mo ipinagkait ang iyong isang anak at kaisa-isang anak. Nako, yan yung pagkasabi dyan. So, nandito yung confirmation na ang Diyos ay lalo pong sumumpa na meron pong pagdidiin. Nako, meron pong pangako, merong oath, meron pong sumpa. Siya po'y nangako na may pagsumpa. Sinasabi po na ito po ay dati nakaselyo, pero ito po ay dahil sa pagsunod ni Abraham, nabuksan yung selyo na yun. Nako, nabuksan. So, makikita nyo rin yan, yung sumpa na yan, na ang Panginoon mismo ay hindi po magbabago ang kanyang sinumpa ang pangako kay Abraham, Hebrews 6:13. Ang Panginoon po, makikita natin yan. So, the angel of the Lord confirms all his special promise to Abraham nang meron pong oath, po, nang meron pong sumpa, meron pong pagtitiyak. No po, with God is a solemn pledging of himself in all the unchangeableness of his faithfulness and truth. No po, to the fulfillment of his promise. Yan po yung maliwanag. Nakatitiyak si Abraham noon na yung pangako ng Diyos ay hindi po ito magbabago. At yun po ay tiyak na mangyayari po. Yan po yung makikita natin doon. So, again, mga kapatid, yung pagsubok ng Diyos, yung test, yung trial na binigay ng Diyos kay Abraham was necessary to the patriarch's life of faith dahil po ito'y fundamental importance to his relation to the history of salvation. Napakahalaga po nun. Kasi po, yun po ay opening ng history at yung mga tao na yon na pinili ng Diyos, sila po yung magiging poste, pillar of faith. Kaya yung mga taong nabuhay noon, mga kapatid, yung kanilang buhay noon, may special dealing ang Diyos sa kanila noon, unlike sa atin ngayon. Pero yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa kanila noon ay fundamental truth na yon and foundation ng ating faith. Na po, sila ay naging bahagi ng kasaysayan. Kaya hindi natin po pwedeng alisin dahil yun po ay bahagi ng kapahayagan, banal na kapahayagan ng Diyos. Dahil bahagi sila ng kasaysayan. Yan po ang halaga ng Christian faith. Meron tayong babalikan sa kasaysayan na maliwanag. Na po, na yung mga tao na yun ay sumunod din sa pananampalataya sa Diyos. At yung ating pananampalataya ngayon ay kaparehong kapareho ng pananampalataya nila noon. Na po, hindi ho tayo nag-iiba ng landas. So it was designed to purify his love to the Son of his body from all the dross of carnal self-love and natural selfishness. Dahil yung pagmamahal niya kay Isaac, ito po ay humanly speaking, carnal, talagang flesh. Na po, at masasabi natin, somehow nandoon po yung dross ng sin eh, yung dross. Nandun po yon yung sabihin nating tainted by sin.
dahil po sa kanyang pagiging tao. Pero ito po ang maganda, na po, na purify ito ng Panginoon through that test, through that trials. Yun po ay nilinis, sinanctify ng Diyos. Kaya napakahalaga po yung test na ito. To still adhere to it and so to transform it into the love. Po, into love to God. Po, na instead na yung pag-ibig niya ay nakapokus lamang kay Isaac, ito po ay naipokus mismo sa Diyos. Kaya si Isaac, mga kapatid, ay lalong naging blessing para sa kanya upang siya ay makalapit sa Diyos. Minsan, yung mga mahal natin sa buhay, sobrang pagmamahal natin sa kanila, napapalayo tayo sa Diyos. Yun yung dapat bantayan natin. Mahal mo yung anak mo. Pero mahal mo yung anak mo, hindi mo na madisiplina. Ang nangyayari, ang Diyos hindi na natutuwa sa'yo. Kasi sa pagmamahal mo sa anak mong sobra, yung pagmamahal na yon, maling uri ng pagmamahal yon. Na po. Halimbawa, mahal mo asawa mo. Dahil sa pagmamahal mo sa asawa mo, eh hindi ka na rin nakakasunod sa Panginoon. Kung ano yung gusto ng asawa mo, yun na lang ang sinusunod mo. Dapat makorek ka dyan. So, dapat dito, yung pinakamataas na pagmamahal mo ay sa Diyos. Higit sa kanino pa man. Higit sa ano pa mang bagay. Yan yung dapat nating makita. Kung paano si Abraham ay sinanctify yung kanyang faith and love. Ganon din naman tayo. Patuloy tayong pababanalin ng Diyos. Yun po yung isa sa makikita natin dito, napakahalaga ring aral na hindi natin po pwedeng alisin. So, from whom he had received him, that he should no longer love the beloved son of his flesh and blood, but simply and solely as a gift of grace, as belonging to his God, a trust committed to him, which he should be ready to any moment to give back to God. Ganun din dapat yung ating pagmamahal. Alam natin na lahat ng mga bagay sa mundong ito'y pinagkatiwala lang sa atin ng Diyos, at we are not the owner. Tayo po ay mga simpleng mga servant ng Diyos. At tayo po ay mga katiwala lang niya. Na po, sooner or later, babawiin ng Diyos yung mga bagay na yun sa atin. Lalo na kahit yung ating buhay. Dapat ready tayo doon. You see, Abraham, ready siya. Nung tinawag ng Diyos, offer your son, your only son Isaac, prepared siya doon. Kasi kilala niya ang Diyos. Sino ang Diyos na ito? Ang nag-iisang Diyos na tumawag sa kanya. Yun naman, nagpakilala ang Diyos sa kanya. Personal na paraan. So kung nakilala mo ang Diyos ng totoo at tunay, yun naman yung kabila noon, mamahalin mo rin siya ng higit sa kanino pa mang tao. Mamahalin mo rin ang Diyos ng higit sa ano pa mang bagay. Higit pa sa business mo. Kahit kumikita ka ng napakalaki pag Sunday, pero Sunday yan, eh, alam mo ang Panginoon, ang mas gusto niya, unahin mo siya. Yun po yung dapat doon. Hindi dahil sa, hindi, sayang kay kitain, o alin na masayang, di ba? Yung buhay na walang hanggan, na hindi mo naman makukuha kahit magtrabaho ka, pero binigay na sa'yo. Eh, possible pang manghina ka doon. Yan yung malaking problema eh. Di ba? So, yan po ay hindi talagang sa atin. Always be ready at any moment to give back to God. Alam niyo po, anumang oras kapag yan ay muling binawi ng Diyos, pagka mahigpit ang yakap mo riyan, iyak ka niyan. Dapat wag mahigpit ang yakap sa anumang bagay o anumang tao. Pag yan ay binabawi na ng Diyos, balik mo na sa Panginoon kasi ikaw lang ay pinagkatiwalaan. So now it is confirmed to him as the man of proof, who is not only accepted as righteousness, but proved to be actually righteous by faith. Ito ay demonstrated by his faithful obedience. Dapat nandun din po yung ating faithfulness and obedience sa Panginoon. And second, mga kapatid, upang yung kaligtasan din po ng kaluluwa sa pamamagitan ng ebanghelyo ng ating Panginoon ay dumating sa marami pang tao sa pamamagitan ng pagsunod ni Abraham. Tindi nun, mga kapatid. Hindi alam ni Abraham na yun pala yung magiging isa pang napakahalagang blessing nun. Na maging
ang kaligtasan na yon ay mag-spill over yon sa marami pang mga tao sa pamamagitan ng kanyang pagsunod. Ano po? Dahil yung promise ng Panginoon sa kanya ay siya'y magiging isang ama ng pananampalataya. Napakadakila ng Diyos para sa buhay ni Abraham. So, yan muna yan. So, next mga kapatid sa verse 17, yung blessing. Ano po? Nakita na natin the Lord Himself who talked to Abraham regarding covenant. Makikita rin natin dito yung blessing. Lalo ito, mga kapatid, verse 17, blessing, I will bless you. Napakaganda. Ang sabi dyan, tunay na pagpapalain kita. Ano po? Blessing, I will bless you. Tunay na pagpapalain kita. So, at pararamihin ko ang iyong binhi na gaya ng bituin sa langit. Now, dito again, mga kapatid, itong pagkakasabi rito na blessing, I will bless you. Ano po? Ito po ay high declaration of God's favor to Abraham. Na ito po'y confirmation na ang Diyos mismo na siyang tumawag sa kanya ay nakipagtipan sa kanya. Ano po, nakipagtipan at ang Diyos na ito, mga kapatid, ay lalo pong pinagtibay yung pagpapala sa kanya. So, God sent him this gracious message. No? Renewed and ratified his covenant with him by giving him this blessing. So, all covenant were made by sacrifice. Na po, yun po, si Isaac i-offer niya. Pero, kadakilaan ng Panginoon nung panahon na yun at hindi pa niya nakikita. Pero ang pagkatawag niya sa angel of the Lord is the Lord. Po, or the Lord himself. Kaya pag nagsalita yung angel doon, I sworn, I tell you this. Ano po, hindi niya sinasabi na the Lord said o he said, pero ang sabi ng angel doon, I. Kaya yung authority, mga kapatid, ay naroroon. So, ano pa sabi niya? Pakinggan niyo ito, ha. I will multiply thee. Sino na naman ito ang nagsasalita dito? Yung angel of the Lord. Sino ang may authority? The angel of the Lord himself. Na po, multiplying, I will multiply your descendants. So the particular promise here, mga kapatid, renewed, is that of numerous offspring. Na po, multiplying, multiplication po ito ng kanilang descendants. So the multitudes of his seed has a double parallel in the stars of heaven and the sands of the ocean. Double parallel. Pagtitiyak na yung kanyang seed ay dadami, yung kanyang lahi, na po, yung descendants niya from gaya po ng sa sand of the oceans and mismo mga kapatid, yung stars of heaven. So, very high expression are here use of God's favor to Abraham above any he had yet been blessed with. Ito po ay napaka dakilang pagpapala upang sa lahat ng bansa na po ay tawagin siyang ama. So, Christ, mga kapatid, ibig sabihin sa ating pinag-uusapan, Christ is the great blessing of or to the world. Si Kristo ang matinding pinakadakilang blessing dahil seed yung sinasabi, to your seed I will multiply thee. Yung seed doon through Christ kasi si Christ ay itinuturing na anak ni Abraham dito na lahi ni Abraham. To your seed na in the near future o yung near future na yon ay thousands of years ang nakalipas, pero sa pamamagitan po ng seed na ito na tumutukoy kay Christ lang, lahat ng mga bansa no, na sa iba't ibang mga lahi makakakilala kay Kristo ay magiging kalahi po spiritually ni Abraham o kapamilya. So, shall all the nations of the earth be blessed. Na po, ibig sabihin, ang matinding blessing talaga, the greatest blessing came to us is through the Lord Jesus Christ. So,
Ano pa mga kapatid, bukod dyan, makikita nyo, meron pang magandang blessing sa verse 17 din. Anong sinabi dyan? Na po, aside doon sa multiplication of the descendants sa baybayin ng dagat at makakamit ng inyong binhi ang pintuang bayan ng kanyang mga kaaway. Pintuang bayan. Anong ibig sabihin yan? They will possess the gate of their enemies. Mga kapatid, ang simple lamang na ibig sabihin yan, tagumpay o victory. The most obvious sense is this. Israel should overcome his enemies. Yun yung una noon. Na yung Israel noon, mga kapatid, ay makukuha nila yung promised land na kung saan yun po yung ipinangako sa kanila. Yun yung mga enemies nila that time. Pero huwag niyong kakalimutan ay lagi pong merong spiritual na sense ito. Yung spiritual victories, believers by their faith overcome the world and triumph over all the powers of darkness. At ito ay isa sa binanggit ni Zacharias, spiritual victory, doon po sa Luke 1:74, that we being delivered out of the hand of our enemies might serve him without fear. But the crown of all is the last promise. Na po, yan po yung makikita natin. So that we, being delivered out of the hand of enemies, might serve him without fear. Na po, tayo ay, ang enemy natin ay sin, the devil, and the world. Na po, kung saan tayo ay dinelivered ng ating Panginoon. So enemies, kaya lagi po nandoon po yung meaning na yun. And then mga kapatid, sa ating application sa verse 18, eto na. Sa pamamagitan ng iyong binhi, ayan na naman. No, hindi mga, hindi inyong ng inyong binhi ay pagpapalay ng lahat ng bansa sa lupa sapagkat sinunod mo ang aking tinig. Ayan na naman, mga kapatid. Ito na mga kapatid, yung pagdidiin ng gospel. The promise. Na po, itong promise na ito doubtless point at the Messiah. No, the grace of the gospel. Since Abraham gave up his son for a sacrifice to honor God on that occasion, God demonstrated his promise to give his son as a sacrifice for the salvation of men. Yan po yung demonstration yan. So, ibig sabihin, dito mga kapatid, nakikita natin lalo yung loving kindness ng Diyos na magpapadala siya ng kaligtasan mula para doon sa mga makasalanan. Kung saan, na po, hindi mo ipinagkait ang iyong anak, ang kaisa-isang anak, yun po mismo ay tumutukoy hindi lamang kay Abraham, ito rin po ay tumutukoy sa gagawin ng Diyos, hindi niya ipagkakait ang kaisa-isa niyang anak. Na po, verse 18 yan. So, the promise of the gospel ay very clear sa passage na yan. No po, very clear. Kung saan yung pagmamahal ng Diyos para sa makasalanang kanyang ililigtas, eh nariyan na hayag yan. Genesis 22:18. Hereby we perceive the love of Christ in that He gave Himself a sacrifice for our sins. Yet He lives and He calls to sinners to come to Him and partake of His blood, both salvation. Na po, He calls to His redeemed people to rejoice in Him and glorify Him. So Christ is the great blessing of the world, and thus we became His family. Na po, dahil kay Christ na siyang pinakamatinding blessing sa mundo, tayo ay naging bahagi ng pamilya at kabilang sa kanyang pamilya. At bahagi po ng ginawa ng Diyos na ito, the promise of the Spirit is here included. Mababasa niyo po yan sa Galatia 3:14, which is that blessing of Abraham, which was to come upon the Gentiles through Jesus Christ. And of course, mga kapatid, makikita natin doon, the promise of the Spirit through faith. Opo, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Nung tayo po mga kapatid ay naligtas kay Christ, also we receive the Holy Spirit.
na po, yan po ay sineryohan tayo. So, napakaganda at napakaliwanag na yung gospel ay naroon na, na ilarawan ito sa buhay ni Abraham. Diba? Napakayaman pala nung mga talata na yon. Kaya alam nyo, kapag every time na makikita natin ang Genesis na ito, maaalala nyo palagi yung gospel ni Christ. Apo, yan po yung lagi nating aalalahanin dyan. Di tayo po pwedeng unawain niya na wala po yung gospel ni Christ. Okay, lastly mga kapatid sa ating application, aside doon sa clear gospel promise mga kapatid na siyang fulfillment ng covenant na yan, also by faith mga kapatid, he obeyed the Lord's command doon sa verse 18, tignan nyo pa rin yun, no? Sa pamamagitan ng iyong binhi ay pagpapalain ng lahat ng bansa sa lupa, that's gospel, sapagkat sinunod mo ang aking tinig. Ayan po mga kapatid. By faith mga kapatid, he obeyed the Lord's command. Ano po? Nandun po yung mataas na kagalakan, pagluwalhati ng Diyos sa pagsunod ni Abraham. So God praises, God praises the act of obedience by faith na po of Abraham. So, yan po ay makikita natin dito dahil sinunod mo ang aking tinig, ang aking command. So, by myself, I have sworn, for he could swear by no greater. So, what then shall we render to all his benefits? Na po, tayo rin mga kapatid, let his love constrain us to live not to ourselves. Na po, kundi tayo mabuhay din mga kapatid, na sa kanya lamang nagmamahal, but to him who died for us and rose again, admiring and adoring his grace, let us devote our all, na po, energy, time, life, even abilities for his service, no, to his service. Yan po yung dapat, who laid down his life for our salvation. Whenever is dearest to us upon earth, na po, like Abraham and Isaac, kung meron man tayong ganon, yung dearest para sa atin, huwag nating kakalimutan, yun ay hindi sa atin, yun ay sa Panginoon. So sana mga kapatid, mas lalo tayong maging tapat at obedient sa Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya at mag-increase yung ating maturity. Huwag tayong masagabalan ng ating pamilya, huwag tayong masagabalan ng ating mga tungkulin, huwag tayong masagabalan ng mga alalahanin para tayo ay makasunod at makasamba sa Diyos. Higit sa ano pa mang bagay, kung tayo tila nahadlangan ng anuman, ipagsisihan natin yon. Dapat unahin natin palaging paglingkuran ng Diyos. Minsan, di ba, kapag kami mga occasions, family gatherings, o anuman, mas inuuna ng tao yun kaysa yung sambahin ng Diyos na sa kanyang araw na itinakda. Mali eh. Dapat unahin mo ang Diyos. Eh ano yung gatherings ng family? Diba? Eh pwede naman nilang gawin yan anytime at anumang pagkakataon. Pero yung pagsamba sa Diyos, pwede rin nyo namang gawin yan anytime. Oo, pero hindi ganun ang command ng Diyos. Unahin natin siya palagi. Yung priority natin, na po, on top of all our priorities, should be our God. Yan yung dapat. Ano po, doon nakikita yung ating pananampalataya. Huwag natin gawing secondary lang ang Panginoon. Dapat gawin natin mga kapatid na pinaka top and highest priority ng ating buhay ay ang Panginoon bilang pagpapakita ng ating pananampalataya. Ano po? So kung meron mang bagay na hinihiling ang Diyos sa atin, huwag tayong mag-atubili na ibigay natin yun sa Panginoon. Dahil in the first place, sa Kanya yon. Tandaan po natin sana yon, na po, upang mai-offer natin ang mga bagay na sa Kanya mismo, kasi Kanya yun eh. Tayo ay lalong maging masunurin at lumago sa pakikipagrelasyon natin sa Diyos. Purihin siya at ating luwalhatiin, manalangin na tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat. Nakita namin ang kadakilaan ng ebanghelyo ninyo na siya ang pinaka laman ng tipan.
Lord, salamat ng marami dahil lalo kaming natututo sa inyong mga salita. Nonsense ang aming pagkilala sa Ebanghelyo maging doon sa Covenant kung hindi kami matututong mag-submit at maging obedient sa inyong kalooban. Kung hindi namin kayang i-deny yung sarili namin at ibigay ang lahat ng bagay na sa kayo rin naman ang may-ari, useless po ang aming pagkakaalam sa Ebanghelyo at paging doon sa Covenant. Tulungan nyo kami na habang natututo kami sa inyong mga salita, mabuhay din kami na naroon yung total obedience and devotion namin sa inyo. Tulungan nyo kami na yung full commitment namin o Diyos ay lalong lumago as we go on in this Christian life namin. Tulungan nyo kami, Ama, sa salita ninyo, lalo kaming matuto pa at mabuhay para sa isang namatay para sa amin at tumubos mula sa aming pagkamakasalanan. Patawarin nyo po ang aming mga kakapusan. Sa inyo po ang lahat ng kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Amen.